si First Lady Lisa Araneta Marcos, pasensya na kayo, talagang ipinanganak po siyang merong gintong kutsara sa kanyang bibig. Isa po siyang Araneta. At alam naman po natin na ang mga Araneta ay mga napakayaman at ito po ay dilaw ang kulay sa politika. Pero sa kabila po ng pagiging dilaw sa kulay sa politika, nito pong pamilya nitong si Atty. Lisa, hindi po ito naging balakid para po ang kanilang maging wagas na pag-iibigan ng ating Pangulo ay hindi po maging successful. Nagkakilala po sila sometime in 1989 sa New York at kung hindi po ako nagkakamali, ikinasal noong 1993 sa Italia, April 17. Correct na lamang po kung mali po yung mga pagkakaalala ko sa petsa. At after a year or almost 2 years, ipinanganak po ang kanilang kauna-unahang anak na si Congressman Sandro Marcos ng 1st District of Ilocos Norte sa kasalukuyan. Kasama po sa kanilang buong pamilya, syempre, ang kanyang mga sumunod na anak na sina Simon at saka si Vincent. As a whole, kapag pamilya po ang pinag-uusapan, basically, perpektong pamilya po. Ito pong mag-asawang Ferdinand Romualdez Marcos Jr. at Liza Araneta Marcos. Whether you like it or not, that is a fact. Walang issue ng pambababae, si Pangulong Bongbong Marcos, nor pang lalalaki, si Atty. Liza, at ang kanilang mga anak ay sobrang mga bait. Wala pong anumang issue sa magkakapatid na sina Sandro, Simon, at Vincent. At makikita mo sa kanilang pagsasalita ang pagpapakumbaba sa lahat ng pagkakataon. Ngayon, bakit ko po sinasabi yan? Hindi kasi makakapag-produce ng isang maayos na pamilya ang isang taong balahura. Tandaan po natin yan. Kapag ka balahura po ang isang tao o ang mag-asawa sa kanilang pamilya, definitely, ang mga anak nito, generally, ang kalalabasan, hindi naman lahat kasi may mga maayos pa rin naman na balahura ang mga magulang pero ang mga naging anak, naging maayos naman ang pamumuhay. Pero in general, kapag ka balahura ang pag-uugali ng mga magulang, balahura din po ang pag-uugali ng mga anak. Ngayon, balik tayo sa pagiging maayos sa pamilya. Kung maayos ka sa pamilya, ibig sabihin maayos ka rin trumato sa iyong kapwa. At ganun po yung nakikita natin sa ating unang ginang. Kaya nga po siya ay tinitingala, hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi ng international community. Kasakasama po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa kasalukuyan, at ngayon nasa Czech Republic na po sila matapos pong manggaling sa working visit diyan po sa Germany, Berlin, at ngayon naman state visit doon po sa Czech Republic. Tinitingala po ang pamilya Marcos, ang mag-asawang Ferdinand Romualdez Marcos Jr. at ang ating unang ginang Atty. Liza Araneta Marcos. Pero siyempre, hindi naman po natin mapiplease ang lahat ng tao. Meron talagang lalabas na magagalit at for some reason, kaya nagagalit, maaaring may mga personal na motivations. Yung iba naman dahil na rin sa politika, pero ito pong pag-uusapan nating individual, sa katauhan nitong si Atty. Glenn Chong, wala po akong nakikitang political na dahilan para po siya magalit dito po sa pamilya Marcos. Ang tanging nakikita ko po dito ay personal motivation. Bakit po natin sinasabi yan? Kasi hindi naman maikakaila na ito pong si Atty. Glenn Chong, sumuporta po talaga ito sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kung hindi po ako nagkakamali, sa taong 2021, Desyembre, sinabi niya po na ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan po ng Pilipinas, ang Pangulo na makakakuha ng majority of votes ng registered voter sa Pilipinas. At ganun po ang nangyari. Pero doon po sa huling araw ng prayer rally, diyan po sa isinagawa nila sa Manila para suportahan daw ito pong si Apollo Quiboloy, pero hindi naman po ganun ang nangyari kung hindi ang panawagan ng pagpapababa sa mahal na Pangulong Bongbong Marcos, taliwas na po yung kanyang sinasabi. Hindi niya daw po kinikilala ito pong si Pangulong Bongbong Marcos bilang na-elect na Pangulo ng majority of Pilipino. Dalawang statement na nagbabanggaan
at isa doon ang kasinungalingan at isa ang katotohanan. Pero usually kapag ka ikaw ay harapang humaharap sa publiko at ipinapakita mo ang suporta mo, naniniwala ka na yung una mong mga sinasabi, ito yung katotohanan. Pero bakit nagkaganito na ngayon ay nagsasabi siya ng kasinungalingan? Alam naman po nating lahat na ito pong si Attorney Glenn Chong, umasa po ito sa appointment sa ating kasalukuyang gobyerno. And perhaps, hindi niya nakuha yung appointment na yan, kaya ngayon ang gagalaiti po ito sa galit at masyadong pinipersonal ang mag-asawa to the extent na ngayon nga ay sinabi niya na ito daw pong si Attorney Lisa na kapag ka nakita daw niya po sa personal ay kanya daw pong sasampalin. Hindi ko po yun nadinig mismo, pero yun po ang mga kumakalat ngayon na mga statements galing daw po dito kay Glenn Chong. Ang pananampal sa babae ay hindi po gawain ng isang lalaki, ng isang tunay na lalaki. Ako, hindi ko po binubuhat ang sarili ko. Pero sa pagsasama po naming mag-asawa, mahigit 20 taon na po na pagsasama at marami po na hindi magandang pangyayari sa relasyon na yan. Pero never pong dumampi ang kamay ko sa aking asawa. Never ko pong sinakta ng aking asawa. At never po akong nanakit ng sino mang babae kahit nung ako po ay pulis pa. Meron akong mga nakikita pumapatol sa babae. Dahil criminal kasi yung tao, talagang notorious din eh. Napapatulan ng kapwa ko lalaking pulis, pero ako hindi ko kailanmang ginawa yun. Kasi mataas ang pagtingin ko sa mga kababaihan. At yung mataas na pagtingin na yan, hindi dahil sila po ay kapadayas nating mga lalaki na mayroong pantay na karapatan. Kung hindi, basic po kasi sa ating mga Pilipino yun eh. Yun ang tinuturo sa ating mga magulang eh. Ng ating mga magulang na kapag kababae, hindi mo dapat sinasaktan. Ngayon, mayroong isang abogado, mayroong isang dating kongresista, at ngayon nagpapakilala, mahal niya po ang bayan, mahal niya ang mga Pilipino, pero ganito po ang pananalita na kanyang sasabihin sa harapan po ng publiko. Aba, hindi po yan tama. Hindi po isang lalaki ang magsasalita, hindi po isang tunay na lalaki ang magsasalita ng mga katagang sasampalin mo ang isang babae. Ngayon, may nagtatanong sa inyo, meron bang paglabag sa batas na maaaring na-commit ito pong si Attorney Glenn Chong? Abogado po yan. Alam niya po kung ano ang batas. Sa ganang akin, bilang isang criminologist, wala po akong nakikitang paglabag po doon. Unang-una, public figure po, bilang asawa ng Pangulo, ito pong si Attorney Lisa. At yung ginawa naman ni Attorney Glenn Chong, bahagi po yun ng kanyang kalayaan sa pamamahayag. At hindi pa po ito tumutungtong doon sa punto na nalalabag niya na po yung karapatan nito pong si Attorney Lisa by mere saying na sasampalin niya ito kapag ka nakita niya ito. Hindi po kasi yon masasabi nating threat, light threats or grave threat. Ang light threat po kasi ay may mga elements na kailangan present. Ang grave threat, ganun din po. Basically, pagka grave threat, amounting to a crime. Halimbawa, papatayin kita, conditional, pag nakita kita, yon, pwede po yon. Ano? Katulad nung isinampang kaso nito pong si Franz Castro, pero hindi po kinatigan ng prosecutor kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero yung mere fact na sasabihin mo lang na sampalin kita pag nakita kita, maaaring sabihin kasi yan na yan ay expression mo lamang ng iyong inis o galit sa isang tao. In fact, ang pagsasalita po ng PI sa ibang tao ay hindi po agad nagre-resulta sa pag-commit ng krimen. Pero kung talagang ilalaban mo, pwede naman. The least ng pwedeng isang pangkaso kung talagang papatulan ay yung tinatawag po na unjust vexation. Kasi yan po yung catch-all crimes provisions eh. Ano? Na kapag ka ikaw na anoy ka sa isang tao, inututan mo ako sa mukha, for example, sa mga kumakain, pasensya na kayo, o kaya nagsasalita ka ng mga hindi maganda sa akin, di naman libelous, pero naiirita ako sa mga sinasabi mo, pwede kitang sampahan ng kasong unjust vexation. Catch all provisions. Pero ang mahirap kasi doon, yung pagpapatunay sa korte.
na yung unjust vexation di umano na nagawa sa iyo ay talaga bang mag-a-amount para ikaw ay maanoy at ito nga ay magresulta sa paglabag sa batas. Kaya wag na po natin pag-usapan 'yon. Sa aga ng akin, wala pong kaso in that particular statement ito pong si Attorney Glenn Chong, lalong-lalo na isa po siyang abogado. Ngayon, ano po ang reaction diyan nito pong si Congresswoman Garin bilang isang babae at bilang kababaihan na nagdiriwang po ng Women's Month sa buwang pong ito, panoorin po natin ngayon mga tol kung ano po ang reaksyon diyan nito pong si Congresswoman Garin. May binagit po si Glenn Chong during the SMNI prayer rally na sasampalin niya si First Lady Lisa. Ano po masasabi niyo? With due courtesy to... Natawa ako sa reaction ni Congresswoman Garin. Kasi alam niyo mga tol, kahit sino naman sigurong tao kapag ka narinig mo yung ganyang kataga na magmumula sa isang abogado, sa isang lalaki, kung talaga bang lalaki siya, matatawa ka talaga eh. O kaya may pahapyaw dito si, ito, si Dr. Garin eh. Attorney Glenn Chong, naging kasama kasi namin siya. So, una-una, former member of Congress. Pangalawa, abogado. Pangatlo, Bisaya din. Taga Biliran. Nagugulat ako dun sa demeanor ni Attorney Glenn Chong. Kasi sampa. Nakakagulat ba talaga? Pero maraming beses na kasi namin nadinig, Congresswoman Garin, kaya parang hindi na po kami nagulat eh, sa sinasabi ni Attorney Glenn Chong eh. Anyway, tuloy natin sinasabi niya rito. Tal, magkurutan na lang kaya kami. Dapat kurut-kurut. Ano kaya yung ibig sabihin diyan ni Congresswoman Garin? Ano? Magkurutan na lang kaya kami, dapat kurut-kurut lang. Eh nakasama niya sa Kongreso. Ano? May mga chismis. Hindi ko sinisiraan si Attorney Glenn Chong, pero chismis daw po ito eh. Sinasabi nila, eh totoo ba 'yon Attorney Glenn Chong, binabae po kayo? Nagtatanong po ako. Kasi mas mauunawaan po namin Attorney Glenn Chong kung binabae kayo, eh pwede niyo nga talagang masabi 'yung mga ganyang bagay. Kasi kaming mga kalalakihan kahit mahaba buhok ko, never akong mananampal ng babae. Hindi ko talaga magagawang manakit ng babae. Ewan ko na lang si Attorney Glenn Chong, bakit ganon? Turot na, no? Kasi Women's Month ngayon, medyo okay lang siguro yun kung mag-joke internally. But if you come out in public, siguro kung meron siya mga emisyon na nakikimkim dyan. Pero kung sinasalita at sinasabi yan in public, medyo pangit talaga tingnan bilang isang lalaki. Women's Month pa naman ngayon. Didinig mo po yun, Attorney Glenn Chong. Bilang isang lalaki, sa perspektibo po ito ng kababaihan, ha? Napakapangit po sa paningin nila na ang isang lalaki nananakit po ng babae. Mananampal ng babae. Eh baka maunawaan ko pa kung susuntukin mo eh. Kasi ang suntok galing talaga sa isang lalaki. Pero wag ka na wag mananakit ng babae, Attorney Glenn Chong. Oh, kung sinasabi mo na pag nakita mo si First Lady, sasampalin mo. Although sinasabi mo lang yan at hindi mo kayang gawin yan, still, nagre-reflect pa rin yung pagkatao mo. Ano na lang ang sasabihin ng magulang mo, ng nanay mo? Ano na lang ang sasabihin ng kapatid mong babae kung meron man, mga pinsan mong babae, mga kaibigan mong babae sa'yo, e nananampal ka pala ng babae o mananampal ka ng First Lady? Kasi nung pinalaki ako ng aking mga magulang, ang pagkaintindi ko tayong mga Pilipino, tinuturuan tayo na habang tayo'y lumalaki, andun pa rin yung respeto. There are many ways to express your anger. Kung may... Yan ang nakakalimutan ninyo dahil sa galit ninyo sa pamilya Marcos. Hindi lang ikaw, Attorney Glenn Chong. Lahat ng mga DD sheets ngayon na nagagalit kay Pangulong Bongbong Marcos, sa unang ginang, partikular sa mga kababaihan na DD sheets.
Dahil inuuna ninyo yung puot ninyo sa inyong mga puso, nakakalimutan ninyo na maging tao. Alam ninyo mga tol, ang asal na mga ganito, yung pambabalahura sa pagkatao ng ibang tao, pangyuyurak sa pagkatao nila, pagbabanta, at kung ano-ano pang mga maaaring mag-amount na nga sa krimen, hindi po yan gawain ng isang tao. Gawain po yan ng isang hayop perhaps. Kasi ang mga nakakalabag sa batas, tao, di ba? Pero yung ginagawa nila, hindi po asal ng tao yun. I should say, hindi asal ng tao ang manakit ng kapwa nila. Asal lamang po yan ng hayop. Alam niyo yung mga hayop, kapwa nila, kinakagat nila. O kaya naman, kapag carnivorous yung hayop, kapwa nila na hayop, lalapain nila, papatayin nila, sasaktan nila. Kasi asal hayop sila. Pag asal tao ka, hindi ganon, Atty. Glenn Chong. Ganito sa sinasabi dito ni Congresswoman Garin. Meron kang galit. Pero pag sinabi mo kasing magsampalan, pabalik-balik ng sampalan, yung pinapakita mong demeanor sa mga kabataang Pilipino ay hindi maganda. Parang sinasabi mo na tuloy sa mga bata, okay, natural lang na manampal ka. No? May rason man or wala mang rason. At ang nakakagulat yan mga tol, hindi ko manarinig yung bagay na yan, pero may mga ilang talumpati doon na napakinggan ko, nagmumura yung nasa harapan, nag-i-inject ng galit yung speaker, tapos yung mga alagad ni Kibuloy na ine-expect natin na mas malumanay sana dahil religious organizations yung kanila pong ipinagtatanggol, and we are expecting na kung ikaw ay Kristiyano, hindi ka marahas, hindi ka bayolente. Pero baliktad yung nakikita natin. Kada makakarinig sila ng pagpatay, partikular, hindi ito nangyari sa rally, kung hindi sa isang interview nitong si Rodrigo Duterte kasama si Apollo Kibuloy at ang mga manonood nila, mga member siguro ng religious organizations na pinamumunuan nitong si Apollo Kibuloy. Quote and quote, si Jesus Christ, sinabihan ako, pagmumurahin mo yung mga gago na yan, para daw tumigil. Tama ba yung pagkakaalala ko? Pero something like that. Dinamay nitong si Rodrigo Duterte ang Panginoong Hesukristo at sinasabihan daw siyang pagmumurahin ang mga gago para magsitigil yan. Palakpakan nyo yun yung mga tao ni Kibuloy. Oh. Anak ng teteng na yun. Ganong uri ng kultura ba ang gusto nyong makita sa mga kasalukuyang kabataan at sa mga susunod na henerasyon, na kapag kami namamatay, natutuwa pa kayo. E baka hindi nyo nga naramdam pa kung ano ang feeling na makakita ng namamatay, much more ang makapatay ng tao. Mga DD sheets, naranasan nyo na ba na yung tao sa harapan ninyo humahagok bago maliktira ng kanyang hininga? Naranasan niyo na ba na yung tao, yung dugo nito tumalsik sa mukha ninyo at malasahan ito? Naranasan niyo na ba na yung tao, nakikita niyo sa kanyang mga mata nagmamakaawa na huwag siyang patayin? Tapos tuwang-tuwa kayo na pagka nakakapatay sa panahon ng Duterte administrations, okay lang dahil adik ito, adik yan. Anong uri kayo ng mga nilalang? Perhaps pagka naranasan nyo yung mga sinasabi ko, mauunawaan ninyo na ang pagpatay hindi po mabuti. Natutulog kayo, magigising kayo kasi nakikita ninyo yung mga taong napatay ninyo. From time to time, marirealize mo, baka sa mga susunod na araw, may karma ka na kasi ganito yung nangyari sa mga taong nakita mo. Tapos hahangarin nyo yung ganon. Ngayon, may mga taong humaharap sa harapan ng publiko, nagmumura, nagsasabi ng mga hindi ganitong uri ng isang asal ng tao, pero palakpakan pa rin kayo. Anong uri kayo ng mga tao?
Sasabihin nyo na naman sa amin, nagpapakabanal kami. Hindi. Hindi kabanalan ang hindi magmura. Hindi kabanalan ang hindi manakit ng kababaihan. Perhaps, nami-misinterpret nyo yung salitang banal. Respeto lang yun. Pag hindi ka nananakit ng kapwa mo, meron kang respeto sa kapwa mo at mukhang wala sa inyo yun. Sa mga pananalita nyo lamang, pupunta kayo sa page ko. Pagsasabihan nyo ako ng mga kung ano-ano. Sa tingin nyo ba, yung mga sinasabi ninyo, nakakatulong sa pagkatao ninyo? O sa tingin nyo ba, yung mga sinasabi nyo, napipikon nyo ako? Diba? Hindi naman. Pero tuwang-tuwa kayo. Feeling ninyo, bayani pa kayo. Nilusob ko yung page ni Tapuan. No? Pinagsabihan ko yun na bayaran si Tapuan. Pinagsabihan ko yun na ulol si Tapuan, na tanga si Tapuan. Proud na proud pa kayo sa kagaguhan na ginagawa ninyo. Ngayon, merong isang Glenn Chong nagsasalita sa harapan ninyo, palakpakan pa rin kayo. Anong uri ng pag-iisip meron kayo mga D-digits? Pakinggan ninyo ang sinasabi sa inyo nitong si Congresswoman Garin. So it's a very bad example, especially to our children. And coming from a professional, from a lawyer, medyo nakakagulat. No? Again, siguro baka joke lang yun or baka in public kasi napakasayang. Pero to be honest with you, Congresswoman Garin, hindi po joke yun. Hindi ko man nadinig yun, pero hindi ako naniniwalan joke yun. Dahil maraming beses kong nadinig itong si Glenn Chong kung paano niya babuyin ang pangalang Marcos. Kung paano niya walang hiyain ang ating unang ginang bilang isang babae, bilang asawa ng Pangulo, at bilang isang tao. Nasasabi iyon ng isang abogado. Kaya nga nagtataka ako eh. Kasi dapat ang akto at pananalita ng abogado, napakataas ng standard eh. Dahil sinasabi sa kanilang code of conduct and ethical standard, mataas dapat. Hindi ka nagsisinungaling, hindi ka nanloloko ng tao, hindi ka nananakit. Alam niyo mga tol, hindi natin alam kung nakakapanakit itong si Glenn Chong. Pero para ikaw ay magbanta ng pananakit sa ibang tao, di ibig sabihin, ginagawa mo na yan sa iba. Hindi ka naman magbabanta ng pananampal kung hindi ka nananampal na. Hindi ka magbabanta ng papatayin kita kung hindi ka nagpapapatay na o pumatay na. Saan kayo lalagay ngayon doon? Kaya tama yung sinasabi dito ni Congresswoman Garin. Na, kung kayo isang abogado, kung kayo napalaki ng maayos ng magulang nyo, at lalo naging isang kongresista, hindi dapat nagmumutawi ang mga ganyang kataga sa inyong mga labi, maliban kung biro iyan. Pero mukhang hindi nga biro, Congresswoman Garin eh. Okasyon. Bilang isang dating mambabatas, bilang isang abogado, andun ka sa isang okasyon, it's good to take advantage to campaign of your advocacies. Kung merong criticism sa gobyerno, pwedeng i-lay down na ito ang mga bagay na hindi siya sang-ayon. Ito naman ang mga bagay na sa pananaw niya pwedeng maging solusyon. Pero kung parang ang usapan ay parang mga sampalan, it brings down the dignity of women, whether it's the first lady or not, babae yun eh. So medyo hindi lang nga talaga maganda tingnan sa publiko. Tsaka parang... Parang gusto kong tumutol sa sinabi ni Congresswoman Garin eh, about the dignity of a woman. Kasi sinabi lang naman nung tao eh. But perhaps on the other hand, Congresswoman Garin, binababa ni Attorney Glenn Chong yung dignidad niya by saying that to a woman. Yun ang para sa akin. Maliban kung i-execute nitong si Attorney Glenn Chong, parang winalanghiya niya na talaga yung dignidad nung kababaihan. Pero wala, hindi pa naman nangyayari. Kaya perhaps, focus lang doon sa tao.
Kung meron man nawawalan ng dignidad, hindi si kababaihan doon sa sinabi nitong si Glenn Chong. Kung hindi siya mismo bilang isang abogado, bilang isang dating kongresista, at bilang isang lalaki. Ang tanong, lalaki kaya talaga itong si Attorney Glenn Chong? Kasi kung maaalala ko, masyadong naging personal sa kanya ang laban para doon sa kanyang driver na si Richard Santillan. And this time, sasabihin ko sa inyo, kung hindi ako umalis sa PNP, kasama ako doon. Look, napakabait sa akin ng Panginoon. Bakit ko sinasabing napakabait sa akin ng Panginoon? Dahil yung mga wanted na pulis ngayon na nakakulong na ngayon, rather, kumpare ko yung ilan doon, mga katim ko. From several stations sa Rizal PPO, bago kami naghiwa-hiwalay, magkakasama kami. At isa doon, classmate ko. Kaya kung hindi ako nawala sa PNP, baka nakakulong na ako ngayon. Ngayon, hindi ko ipagtatanggol yung mga kumpare ko, classmate ko. Sumalangit nawa yung classmate ko, patay na po siya. Namatay sa COVID. Hindi ko ipagtatanggol yung mga pulis na involved doon sa murder na isinampang kaso nitong si Glenn Chong. Pero ang punto, masyadong naging personal kay Glenn Chong yung laban na yon. Kahit buhay niya daw, iaalay niya para kay Richard Santillan. Bakit? Ano ang kadahilanan? Kayo sumagot, hindi ako. Tuloy natin ang pakikinig dito. Alam mo yon, parang bilang isang babae alit at bilang isang nanay, bilang isang Pilipino, you don't want your citizens doing that in public. Lalo na kaming mga taga Region 8, kasi kasama ko rin yan si Glenn nung before. Parang we are a happy people. It's very okay, we're a democratic country, to criticize. Pero dapat i-lay down mo yung basihan, ito yung ayaw mo, ito yung mali, ito yung ganun. Tama ang sinasabi dito nitong si Congresswoman Garin. Kung tayo yung mag-criticize, dapat may basihan. E ano ba ang uri ng kritisismo meron dito sa mga DD sheets? Wala. Sa totoo lang, kalaban natin sa politika ang mga dilaw at mga pink. Pero mas makatwiran sila eh. Kasi, like for example, ang kritisismo nila, Maharlika Investment Fund, valid criticism yon. Dahil sa paniniwala nila, hindi tama ang Maharlika Investment Fund. Okay lang yon sa isang demokratikong bansa katulad po ng Pilipinas. Pero, ikikriticize mo si Pangulong Bongbong Marcos on the basis of Maharlika's statement, itong si Claire Eden Contreras, na mayroong pulboron video si Pangulong Bongbong Marcos, on the basis of the statement of Rodrigo Duterte na drug addict si Pangulong Bongbong Marcos, on the basis of 20 pesos na halaga ng kilo ng bigas na hindi daw tinupad na pangako ni Pangulong Bo. Nasaan ang mga basis na yan for criticism? Hindi ko talaga maunawaan itong mga DD sheets, mga tol. Tapos sasabihin nila, playing victim pa, na kapag ka ipinagtatanggol natin si Pangulong Bongbong Marcos at nadadamay ang mga Duterte, sasabihin nila, organized demolition job daw ang ginagawa natin laban sa kanila, partikular sa isinusulong nilang maging pangulo na si Sara Duterte Carpio. Saan ang organized demolition job doon, by the way, Secretary Sara Duterte? Kung meron mang demolition na sinasabi mo, produkto iyan ng mga sinabi mo at ginawa mo. Kasi lahat naman ang pinanghahawakan natin dito ko, in particular, balita. Yung sinabi ni Epifanio Labrador, pinalaki ba natin yon? Binanggit lang natin dahil nanggaling kay Nino Barsanga. At hindi ko sinasabing totoo yon. Pero,
yung 125 million pesos confidential funds that was spent for just 11 days. Valid yun. At yun, pwedeng gamitin sa kritisismo dito kay Sara Duterte. Nahulungkat ang mga bagay na yun kasi tinitira ninyo ang Pangulo. Tinitira nyo ang mga pinagkakatiwalaan ng Pangulo. In return, ipagtatanggol namin si Pangulo at nahulungkat yung mga bagay na ginagawa o ginawa o sinabi ng inyong sinusuportahan, katulad ni Sara Duterte. Kaya nga ang hamon natin sa mga DD sheets, mga tol, kung talagang meron kayong lehitimong concern, ilatag ninyo. Hindi yung sasabihan nyo kami sa aming mga page, bayaran kayo. Anak ng teting na argumento ninyo yan. Wala kayong alam, bayaran kami. Adi ka siguro, kaya galit ka kay Rodrigo Duterte. Tapos yung magsasabi sa akin ng adik ka siguro, dahil galit ka kay Rodrigo Duterte, pag pinagtabi ko yung mukha namin, anak ng teteng. Kayo na ang uhusga kung sino mas mukhang adik sa amin eh. Ako nga, hindi ako tumitikim ng sigarilyo. Kung uminom man ako ng alak, bilang na bilang ko. At never ako nalasing. Tapos sasabihan niyo ako ng adik ako. Tapos pag tinignan ko yung mukha nung nagsasabi sa akin, anak ng teteng, mas mukhang adik ko. Kung mag-aargumento kayo, lalong-lalo na itong si Glenn Chong, siguraduhin ninyo na may laman. Ha? Lalo kasi ito si Glenn Chong, ang bintang nito, nandaya daw si Pangulong Bongbong Marcos. Eh hanggang ngayon, wala naman siyang napapatunayan. Puro salita. Pero yung mga katagang yon, it does not only bring down the dignity of women. It also brings down the dignity of Filipino professionals. Kasi hindi ka nandoon bilang isang tao lamang, andoon ka bilang isang former official and you are there as a lawyer. So it's actually a bad example to our children. With nuggets mo? Due courtesy to our good friend, Congressman Glenn. Hindi magandang halimbawa sa mga kabataan ang ipinapamalas mo, Attorney Glenn Chong. Hanggang dito na lamang mga tol. Maraming salamat sa inyo. Lagi po natin tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol. Siya nga pala mga tol, baka meron po kayong apo, anak, o kayo mismo nag-graduate po ng Bachelor of Science in Criminology at magte-take pa lamang ng Criminologist Licensure Examination. Highly recommended ko po itong nakikita po ninyo sa ating screen na Ortea Review Center. Nakabase po ito dyan po sa Batangas Province. At nakikater din po sila ng online review. Actually, yung face-to-face at saka online review, magkasama po ito. Napaka galing ang mga instructor po dito. Dati po ako dito nagtuturo, pero dahil nga po sa focus muna tayo sa political blogging, kaya nagpaalam muna tayo sa ating kaibigan na si Attorney Rudy Ortea. Siya po yung review director at owner ng Ortea Review Center. Highly recommended ko po ito mga tol. Sana pagkatiwalaan nyo po, lalong-lalo na kung kayo po ay nasa area po ng Batangas City. Sigurado po, mataas ang porsyento na papasa po ang inyong apo, anak o kayo mismo. Kaya kumonekta na po kayo sa kanila, i-message nyo lamang po ang Facebook page na ito, Ortea Review Center. Maraming salamat sa inyo mga tol.